yung madaling kausap na customer ga, ito yon. Isisend niya lang sa akin yung design din, book na agad yan. Wala nang tanong-tanong yan ga, as in. Pagbigay, tapos palitan yung Aliana ng name, taas, taas po ma'am, ganyan. Tapos October 15, 12 noon, ganyan, book na po. O, di ba, bilis kausap ga, wala nang, okay, wala nang, ay, magkano yung ganito, magkano yung ganon. Siyempre, nandito na yung expectation versus reality natin. Hindi siya fondant, icing lang siya. Then, ito na nga lang ga, meron akong sugar lace. Nakita ko lang to sa, ano, sa Shopee. Malaysia based sila ga, kaya bumili ako, order ako noon kasi mahirap. Kapag kasi minsan gumagawa ako ng DIY lang, ang nangyayari, from scratch pala, ang nangyayari is minsan nagpapalpak ako. Kaya ang ginawa ko lang ga is, bumili na lang talaga ako sa Shopee. Medyo madali nga lang yung pagdating nito ga, siguro parang 1 week lang, nandito na agad, from Malaysia pa talaga, di ba, ang bongga. Then ang ginagawa ko dito lang ga is, hindi ko actually sinusunod yung instruction. Ang ginagawa, alam nyo naman ako ga, pala decision ako ga, kahit saan, kahit sa mga recipe ko pala decision ako. Since mahilig nga ako sa tantya meter, ang ginagawa ko dyan ga is, pinapainit ko lang yung tubig, then nilalagyan ko yung powder na yon. Then yun na, nilalagay ko sa silicone, then langga, ito pala, isang hack din pala sa sugar lace para mas madaling matuyo. Kasi nga yung iba, hindi nagtuturo yan langga. Pero kapag ka sugar lace nga langga, ituturo ko sa inyo is, i-bake ninyo siya for siguro mga 5 to 4 minutes lang. Bantay-bantayan nyo ga ha, tapos mahinang apoy lang. Tapos, after 5 minutes, tanggalin nyo na agad or 4 minutes, i-tap-tap nyo. Kapag ka medyo umangat na siya ng konti sa silicone, pwedeng-pwede na yon. Then, ayun na, pag to clap, super saglit lang talaga langga. Ito na yung nagiging result ng ating sugar lace. Napakaganda siya. Hanapin nyo lang sa Shopee, search lang kayo sugar lace. Then, ito na yung ating expectation versus reality. At ang kasyunga ko ga, nagkamali na naman ako, hindi ko tiningnan ulit yung tawag dito, yung design ng cake bago ako nag-start. Akala ko, kulay white yung paas, then kulay violet naman yung baba. Then sabi ko nga, aron, patingin nga ako, kasi nga wala nga ako siyang cellphone, di ba ga? Wala akong cellphone na isa para mayroon akong gayahan. Tapos ganito pala yung design pagkakita ko. Violet pala yung sa taas, tapos puti pala yung baba. Nagabaliktad. Super bullshit ako ga. Kaya ang ginawa ko lang ga ito, ginawa ko, sige, icingan ko na lang, sabi ko puti. Tapos sabi nila airbrush daw, sabi ni daddy nga, tsaka ni Ron. Sabi ko, ay, ayoko din. Sabi ko, kasi baka mas madumihan yung kulay, ano ko, kulay white ko. Ang gawin ko na lang ganito, mami, ituturo ko sa inyo, kung gaano, galing, gaano natin masolve yung problema na yan. Bawo, grabe ba? Sugan. Since baskugan ko ga, kag hindi ko na airbrush, ang inubra ko ga, pinakinis ko man, ginawa ko ng white yung ilalim. Tapos, ayan na nga, nagkulay na ako. Then, syempre, ganito lang. Kung walang airbrush, napakadali. Magkulay ng konting kulay violet or anong gusto nyong kulay. Tapos, ipatong nyo lang doon sa white na icing ninyo. O, di ba, bongga? Tingnan nyo rin nga kung gaano ko galing. Kinis palaga nang hindi na dudumihan yung kabila. O, yung ilalim pala yung kulay puti. Blantawa ga. Nugay din magkurap ga, ha? Blantawa. Yan, gamit ka ng spatula. And, syempre, hindi mawawala yung ating white scraper. Yan yung magic nilang ga talaga. White scraper talaga yan ga. Hindi ako gumagamit ng ibang masyadong scraper. Yung ano na lang yan, bukod sa mura, di ba? Maganda siya gamitin, magaan. Yan gaw, tingnan nyo, di ba? Hindi narumihan yung ilalim. Konti, walang dumi. Amo ko sina ka, guwapa kagbaskugan. Anong connect ng gandaga, no? Ayan na, tapos pag mag-ano ko ng mga sharp edges, dahan-dahan lang, tapos magaan na kamay. Tingnan nyo, na-achieve ko, di ba? Ay, bongga. Tapos ito na nga yung ating rhinestone. Kailangan natin yan. Matinding kailangan talaga natin yan. Nabibili yan sa mga mall. Yung mga telahan ga, yung ginagamit yan sa mga damit, mga pandesign sa mga gown. Yan, doon kayo magbili ga. Ang dami-daming mga ano yan. Yung mall na nagbibenta ng may tilahan, tela pala, is sa NCCC Mall. Yon. Kung mayroon kayo dyan, bili na kayo ga. Punta na kayo. Tapos yung gayahan din dito ga, inaano ko lang rin sa budget. Tapos yung ating ano, yung ating flowers is plastic lang yan, then printed topper lang. Ito naman, since hindi nga siya fondant ga, gusto ko lang rin gayahin pati yung board niya. Nilagyan ko na lang rin ng icing. Ay, kinisin na nga natin para gayang-gaya talaga yung cake. Hindi naman gayang-gaya totally kasi nga icing nga ito at ang ginagayahan natin is fondant. Mahirap talaga gayahin yun ga. Hindi mo totally magagaya yung cake mo kahit ikaw pa mismo ang gumawa niyan ga. Kaya pang mga customer ga na gusto, "Ma'am, pa-xerox copy ha, kailangan gayang-gaya talaga ha." Hindi ikaw maubra, silingaga. Ha? Ay, hindi ko kalima obra sa sarili ko nga design nga ging obra kong sadto. Tapos gusto mo Xerox copy, hindi ko maubra. Amuhon mo sila ga. Then ito ga, minarkahan ko lang siya na parang bulaklak yan. Tapos ginanuhan lang natin siya ng brush. Ganun lang siya kadali ga. Kasi nga, wala rin naman tayong ano, wala rin naman tayong flowers. Tapos gagamit pa ulit tayo ng kung anong mga topper na ganun. Okay na yan sa kanila ga. Alam ko na yan yung budget nila pag nagpapagawa sila. Then yan lang yung kaya ng kanilang budget. Kaya napakadali lang pag mag-book sila. Ayan. Tapos ito yung topper na hinihingi ni ma'am. Ayan, kinat ni daddy lang yan. Prinent niya lang rin sa parang gold. Tapos ako naman, sabi ko para magaya natin talaga yung violet din sa likod. Ganito ang gagawin ko. Inano ko yan siya. Glue stick ko dyan siya sa kulay violet na kulay. Then saka ko ginupit din para maganda siyang tingnan at gayang-gaya rin doon sa pinapagawa ni Ma'am Ai. Then ito na, nilagyan ko lang doon siya ng
chapstick. Chapstick talaga yung ginamit kong stick doon para mas magandang tingnan. Then, ayun, nalagyan ko sana ng butterfly pero sabi ko wag na lang kasi baka tatlo lang kasi yung butterfly talaga doon sa cake. Kaya sabi ko wag na nga lang para gayahan talaga. Gayang-gaya natin yung cake kahit hindi. Kahit icing lang siya. Kaya pala ganyan, nabigyan ko ng katarungan yung cake na pinapagawa ni Ma'am Ai. Pero kahit hindi ko nagawa ng katarungan yan, hostisya, ay di kanta ako ga. Sa isang larawang kupas, ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Follow my page, tanga.